Inireklamo ng plunder sa ombudsman sina dating Pangulong Noynoy Aquino at limang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno dahil sa umano'y shipment ng mga ginto. Naging maugong at napabalita noon ang tungkol sa diumanoy pag-pupuslit ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III kasama ang ilang miyembro ng kanyang administrasyon at kabinete ng 3,500 metric tons na mga ginto na pagmamay-ari diumano ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na nakalagak sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Gaano nga ba ito katotoo? Ano nga ba ang tunay na nangyari? At ano ang kanilang motibo sa pagpuslit ng mga naturang ginto? Kaibigan, tapusin mo ang videong ito at samahan niyo akong alamin ang kwento sa likod ng iskandalong yumanig sa social media noong taong 2016. Taong 2016, naging laman ng iba't ibang mga artikulo at viral video sa internet, pati na rin sa mga ilang television channel ang mga balitang ipinuslit umano ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III kasama ng iba pang may matataas na katungkulan sa pamahalaan ang ginto na pagmamay-ari ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na nakalagak sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binansagan ito ng ilang mga tao bilang gold shipment scandal. Hindi na isapubliko ang naturang shipment na ito at hindi din ibinalita sa mainstream media. Noong June 11 of 2016, isang nagngangalang Rolando Polosan ang nagpost sa kanyang mismong Facebook account ng mga kopya ng memorandum circular at mga larawan ng mga gold bars. Former President Noynoy Aquino faces yet additional criminal complaints. Plunder and graft charges were filed before the Office of the Ombudsman against Aquino and six others in connection with the alleged illegal shipment of $141 billion worth of gold bars to Thailand. Sinampahan ni CPA Rogelio Cantoria, dating Bangko Sentral ng Pilipinas Examiner, mula 1976 hanggang 1995 at Attorney Fernando Pirito ng kasong graft o plunder sina dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III kasama sina dating DILG Secretary Maroas, dating Justice Secretary Leila De Lima, dating Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, dating Treasurer Department Chief Dealer Lorelei Fernandez, at ang dating Senate President na si Franklin Drilon. Ang kaso na binuksan sa ombudsman ay dahil umano sa shipment ng 3,500 metric tons na ginto na di umano'y idiniposito sa Bangko ng Thailand, subalit naharang at dinala sa bansang Espanya. Ayon sa mga ulat, ang mga gintong ipinuslit ay nagkakahalaga ng $141 billion o halos 7 trilyong piso. Ang reklamong inihain sa ombudsman ay base umano sa BSP Circular No. 49, Series of 2014 na inissued di umano ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong December 22 of 2014. Base sa circular na ito na batay sa Section 50 of Republic Act 7655 ay pinahihintulutan di umano ng ating bansa na ang Centennial Energy Company Limited na nakabase sa bansang Thailand na mag-issue ng cheque na nagkakahalaga ng 3 trilyong dolyar at ang mga sandamakmak na mga perang ito ay gagamitin umano sa mga proyekto para sa mga humanitarian project sa mga bansang miyembro ng ASEAN kapalit ng ginto. Nakalagay din sa nasabing circular na ito na ang gintong nakapangalan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos na 3,500 metric tons na ginto ay ipapadala raw sa bansang Switzerland na pirmado o mayroong lagda ng mga taong inaakusahan. Base sa kaso at sa sinasabi ng mga taong nagsampa ng kaso na ang mga ginto raw na ito ay idederecho di umano ng Swiss Bank sa sinasabing Bangko ng Thailand upang matapat ang pag-imprenta ng 3 trilyong dolyares. Ayon sa mga nagsampa ng kaso, dapat umanong gawin ng ombudsman na mapanagot ang mga taong nasa likod ng pagpupuslit o pagnanakaw ng mga naturang ginto na pagmamay-ari ng Pilipinas at kailangang maibalik ito sa ating bansa nang walang labis at walang kulang. Ayon sa mga nagsampa ng kaso kasama si Attorney Galma Arcilla na ang mga dokumento na nasa kanila ay lehitimo, totoo at hindi daw peke,
sapagkat di umano may mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas na handang ilabas ang katotohanan. Ay hindi pwede maging piki yun dahil may mga taga-Central Bank po tayo na nakatayo mismo dyan at handang ibuyagyag yung lahat ng lahat. Kaya lalo pa namin palalakasin at ibibigay namin yung mga ebidensya pa rito. May ilang nagsasabi na ang mga pera daw na makukuha kung sakaling naging matagumpay ang pagpupuslit ng mga ginto ay gagamitin di umano sana sa nakaraang 2022 national election ng kanilang mga kaalyado para gamitin sa pangangampanya o pagbayad sa mga propaganda nila laban sa mga kalaban nila sa politika. Sabi pa ng mga complainant na ang kopya ng mga circular na hawak nila kasama pa ang ilang lehitimong dokumento na ginagamit nila bilang ebidensya ay nakuha nila sa pamamagitan ng Freedom of Information na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong July 23 of 2016. Ngunit may mga artikulo rin na nagsasabi na ang mga balitang ito raw na naglabasan noon ay pawang mga fake news lamang at walang matibay na batayan at pawang paninira di umano lamang sa mga taong nais nilang pabagsakin. Sapagkat kung titignan di umano sa BSP website ay walang BSP Circular No. 49 na inisyo noong 2014 at ang BSP No. 49 ay lumabas lamang sa isang Facebook page na Kingdom Pilipina Hacienda, Sovereign Host Nation. At ang paggamit o pagsipid di umano sa Section 50 of Republic Act 7655 para i-authorize ang Centennial Energy Company Limited para mag-issue ng 3 trilyong dolyar ay isa ding huwad na impormasyon sapagkat dahil ang partikular na batas ay isang batas noong 1993 na nag-uutos na itaas ang minimum na sahod ng mga kasambahay. Isa pang idinidiin na mga nagtatanggol sa Administrasyong Aquino na hindi totoo ang akusa sapagkat sa BSP Circular No. 49 na ipinapakita bilang ebidensya ay may mga mali tulad ng ginawang Department of Finance de Lima sa unang pahina. At si Marojas naman ay ginawang Secretary of the Department of Nutrition and Local Government. Kung ikaw ang tatanungin ko kaibigan, naniniwala ka ba sa balitang ito? Totoo ba na ninakaw ang mga gintong pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino para gamitin ng mga mapagsamantalang mga taong may kapangyarihan sa gobyerno para sa kanilang pansariling interes? I-comment mo lang ang iyong matalinong komento sa ibaba at personal kong babasahin at pupusuan. Kita-kits sa susunod na video. Salamat sa panonood at mabuhay ang Bansang Pilipinas!